posibleng konektado umano sa sindikato at triad ang nadakip na Canadian National sa Tagaytay City dahil po yan sa pagkakasangkot sa 1.4 na toneladang shabu na nasamsam sa Alitagtag, Batangas Province kamakailan. Ito ang sinabi ni NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr. Sa panayam po yan na inyong lingkod sa Responde sa Radyo Agila. Paliwanag ni Nartates, hindi biro ang dami ng shabu na nakumpiska ng otoridad kaya't hindi rin malayong meron ngang koneksyon itong suspect na si Thomas Gordon alias James Martin sa malalaking sindikato ng droga sa labas ng bansa. General? I suppose mayroong connection, but then with that volume of drugs, illegal drugs, hindi mo masasabing backyard, kumbaga. Tama, oo. Diba? Medyo malaki po yun consumption. I think it will take months para makonsume yun. Saka napakalaki. Oo. So, on our record, painstakingly, makukuha natin ito one by one. Katulad ng sinabi ko, certainly, they have left marks on their activities before, until now. Kasi we recovered pieces of evidence that can be used as, of course, legally in court. Batay din anya sa ginawang profiling ng otoridad, napagalaman na ang Canadian National ay isang pugante at pinaghahanap ito ng Interpol. Gumagamit din si Martin ng iba't ibang pangalan kung kaya't nahihirapan ng PNP na agad siyang matuntun, subalit sa tulong na rin ng kanilang mga ginawang backtracking at kuha na rin na CCTV ay doon nakilala at naaresto na rin kalaunan ang suspect. And upon profiling, we're surprised that he's a fugitive and pinaghahanap. Meron po siyang Interpol red notice, kaya meron siyang warrant of arrest for his arrest. Dagdag pa ng opisyal na hindi binitawan ng suspect ang kanyang mga aktibidad at dinala pa ito sa Pilipinas. Sa mga record na nakuha ng PNP, lumalabas na iniyayabang pa ng suspect sa kanyang mga katransaksyon na wala silang dapat ikatakot sa mga Pinoy, gayon din sa mga Asian police dahil hindi anya sila magagaling. Per record shows, he is a fugitive in the US, Canadian National. And then doon pa lang makikita mo yung kanyang activity. And then yung activity na yon, hindi niya binitawan until sa time pumunta siya dito sa Pilipinas tuloy-tuloy. And siguro talagang kagawian niya na rin. And in fact, meron siyang mga salita na don't worry about Pinoys, don't worry about Asian police. They're not that good, sabi niya. Sa mga na-interview natin. So maybe na-challenge din tayo, but hindi naman challenge yun. But we're just doing our job. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.